안녕하세요. Welcome to my YouTube channel and this is Gfinity TV. So today, magdi-discuss po tayo or gagawa tayo ng review regarding do sa product na ginamit ko last time, no? So, kasi hindi ko siya masyadong na-explain or napakita man lang sa inyo. Medyo maliit din yung picture siguro. Pero yung product na yun, ito siya. So, ito yung oxidant. So, ang pangalan is elad or elad, tapos bleach powder. Pero, ano pa rin siya? Aurora pa rin yung pangalan. So, tinatawag kasi siyang Aurora. Yun yung brand name niya. Tapos, regarding dito sa product na to, 6%. Sinabi ko last time sa video, diba, na yung 6%, mas okay siya at mas safe siya mga ka-infinities na gamitin. Kasi kapag nasa bahay ka, tapos first time mong mag-ganon, yung mag-bleach, medyo mababa kasi yung percentage. So, hindi siya ganon parang nakakatakot talaga na gamitin na parang pag nilagay mo sampo, parang matatanggal agad. Pero basta gagawin mo lang yung direction, yung instruction, susundin mo, wala kang magiging problem. Pero mas prefer ko talaga to kaysa yung ano, preferred ko to kaysa yung 9%. Hindi ko pa na-try. Pag alam, ang pagkakalam ko ano, pag 9%, medyo mataas yung quality nun. At talagang yung tipong isang ganun lang ng buhok mo yun, maya-maya puti agad, mang ganun, sa sobrang tapang niya. Eh, gaya ng sa akin, mga ka-infinities, medyo manipis ang buhok ng lola ninyo, no? Ang balbon niya, hindi masyadong kita. So, parang hindi ko siya, para sa akin, hindi ko siya, parang hindi ako go doon, hindi ko siya okay, hindi ako okay doon, ano? Pero kung sabi ko nga, malakas ang loob ng lola ninyo, kayo, mga ka-infinities, na gumamit ng 9%, eh, choice nyo yun, diba? Pero, yun lang, para sa mga beginners, ano, mas maganda mag-start sa 6%. Tapos, gawin nyo siya within 20 to 30 minutes as much as possible. Kasi, kahit pabuti mo pa ng isang oras yan, kung sabi ko nga, kung ano lang yung nandoon na ano, kumbaga parang doon lang nanot yung chemical sa buhok mo, hanggang doon lang yun. Tapos ulitin mo ulit siya the next day or the next time. Sabi ko nga, kung gusto mo ma-achieve yung super puting-puting-puti, ilang mong gawin yung 8 times or like 10 times, pero yung buhok mo sobrang lutong-luto. At, advice lang mga ka-infinities, once na nag-bleach kayo ng buhok, never na magpariban at never na magpapamagic. Sa Korea kasi ang tawag namin sa parang yung straight na straight yung buhok, ano. Sa Pilipinas yung riban, may Brazilian. Meron tayong dyan tinatawag na parang straightening, parang ganun. Parang ini-straight siya yung ganun. Sa Korea, ang tawag kasi namin dito, magic. Magic yung tawag doon. May curl magic, may pop, may iba din yung ano, iba yung C, yung C, parang ganun na kina-curl. Yun. Tapos kasi, sa akin kasi, kung i-rate ko tong product na to, from 10, nasa 7, ito kasi yung tipo ng product na ano eh, parang mag-bleach ka today, slight lang yung pagtanggal niya ng color. Ganun din, sa susunod. Hindi siya ganun kasi katapang talaga, no? Lahat naman ng bleach nakakasakit ng anit, pero hindi siya ganun katapang. Kaya marirecommend ko siya ng 7 to 10. Pero kasi ako yung tipong nagmamadali. Yung gusto ko talaga dilaw na dilaw, or parang malapit na sa puti. Like ito, medyo malapit na sa puti. So, ang maganda talaga is Wella, pero mahal nga talaga siya mga ka-infinities. So, sa Korean one kasi, minsan nasa 49,000 yun or 50,000 pag in-order mo siya sa Kupang. And, explain ko lang sa inyo yung Kupang, ano. Yung Kupang para siyang Lazada or ano, para siyang Shopee. Doon ka mag-order. Ang reason kung bakit ito yung ginamit ko, kasi naubusan ako ng blondor at saka yung cholesterol, yung oxidant. Ngayon, kung i-order mo siya, aabutin ka pa ng parang mga 7 days to 8 days. Eh, lola nyo, kating-kati na sa pagkulay ng hair dahil medyo nagiging dal na sa black hair. So, yun. Medyo gusto ko naman mag-brightening ng face natin, mag-brighten, you know? So, yun. Kaya, nag-color ulit ako ng ganito. Medyo lighter. Tapos kasi sa Kupang, kapag nag-order kayo, pupwede niyang expedite yun the next day. Pero,
So, i-expedite siya the next day, diba? So, like today, nag-order ako 10 a.m. So, kinabukasan, darating yun ng madaling araw, like 3 a.m. or minsan 7. Basta the next day, makukuha mo yung produkto, yung in-order mo. Eh, kaso kasi, minsan, may times din na late siya, pero hindi talaga totally abot ng parang 2 days or 3. Basta the next day, within the next day, makukuha mo yung produkto. Not unless na lang talagang may problem, kaya na-delay. Pero, yung ganong klaseng membership meron yun sa Kupang eh. So, yung mga nakatira dito sa Korea, mga Adjumadul, mga Onidul, no? Lahat ng mga nandito, mga hangguk sarang. Yung mga ate nyo dyan, ano, na nakatira dito, alam nyo yun na yung Kupang, pag nagpa-member ka doon, mas madali siyang kuhain para mas madaling ma-receive yung produkto mo kapag naka-racket pay. Tawag doon, racket pay or racket peso. So, ganun. Hindi ako masyadong sure sa Shopee at saka sa Lazada eh. Pero malamang ko meron din sigurong ganun dyan. Tapos, ayun, balik tayo. So, regarding naman sa powder, sabi ko, diba, nasa 7 out of 10, 7 ang score ko sa kanila. So, itong produkto na to is out Korea pa rin. So, made in Korea. Pag inamoy mo yung powder, syempre din pwede i-ganun yan, ano? Kasi maaano yung ilong mo, ma-allergy, or baka magkaroon ka ng problem, diba? Hindi mo siya pwedeng langapin. Delikado to, ha, mga ka-infinities. At hindi din pwedeng iniiwan to sa tabi ng bata. So, dapat tinataas to. Kasi mamaya, dyan-dyan lang nilagay, tapos mamaya hinawakan ng bata, pinaglaruan-luan, pinakinain na, o ano ba, diba? Ingat-ingat lang tayo, mga ka-infinities, ha? So, make sure natin na yung mga product na ginagamit natin sa buhok or nasa CR, diba? For ano lang naman, for advice lang naman for security, no? Tsaka safe, sa safeness ng bata, sa safety, no? Kung saan tayo, dapat safe, diba? So, yung ganito, itinataas, ano, after mag-color, ilagay na sa tamang lalagyan para, alam mo na, hindi tayo magka-problema. So, pag ginawa ka mo, tumakati siya, no? Maidikit lang dito yung powder sa'yo, makati na, no? Kaya, delikado. Pati dito, iingatan nyo yung mukha nyo. So, bago kayo maglagay, make sure na hindi mapapatakan yung mata, yung kung ano man sa inyo, kasi makati nga. Kaya, minsan, pag naglagay ka dito para makati, punasan mo agad. Dapat pupunasan nyo agad yun. Ng wet t-shirt or kahit na ano na basta parang ano hindi mo siya pwedeng patagalin kasi mamumula talaga yung skin nyo pero hindi siya talaga ganun katapang. So sa Wella next time siguro kapag ka, ano mag-order ako gagawa din ulit ako ng vlog regarding doon. So mga ka-infinities ito kasi talagang mura lang yung presyo niya, no? Mura lang yung presyo niya. Talagang low budget, ano, maganda siya. So, kung hindi mo na masyadong achieve-achieve yung talagang parang gusto mo na dilaw, super blond na blond ka, di ba? Kung hindi mo gusto yung ganun, pwede na to. Kasi okay na siya. Para lang medyo mag-lighter yung hair mo. Di ba? Yung bleach kasi nagpapalight ng strands ng hair. So, tapos kasi kahit mga isa, dalawa nito, pwede ka na makapag-ash eh. Diba? Pwede mo na i-ash color yung buhok mo. Sa susunod, pag gusto ko na siyang patungan sa ngayon, nanamnamin ko muna yung pagka-blend ng buhok ko. Kasi wala namang reklamo yung boss ko. So, okay naman daw siya na kahit anong gawin sa buhok. Kasi syempre nga naman, individual, diba? So, okay naman ako. And then, regarding nga pala sa, ano, sa product, kung papipiliin nyo ako sa dalawa, kasi ako, masatisfied ako talaga sa mabilisang pagdilaw ng buhok or mabilisang effect. So, sabi ko, sa Wella ako. Pero, mga ka-infinities, ano pa, parang choice nyo yun, ano? Kayo yung mamimili kung mas gusto nyo yung mas mababa. Sa Pilipinas yata, nabibili sa Hortaleza, ano? Yung nabibili sa Hortaleza, pamaalala ko. Parang ganyan din yun, yung blonder din nata yung binibenta sa, ano, yung ginagamit pang highlights noong unang panahon nung high school ako. Talaga, parang feeling ko, tanda ko na, ano. So, ganun siya. So, sana may natutunan kayo today sa akin. And then, please, don't forget to like, share, and subscribe Gfinity TV. Okay? So, kung meron man kayong questions, may gusto kayong i-discuss ko or i-review ko, please, mag-comment lang kayo sa comment section or sa box. So, once again, this is Gfinity TV. Goodbye!